Ikasampu ng Pebrero, ikalimang linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dinagsa si Jesus ng napakaraming taong nakikinig sa salita ng Diyos at nakatayo naman siya sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Nakita niya noon ang dalawang bangka sa baybay. Kabababa pa lamang ng mga mangingisda mula sa mga ito para hugasan ang malambat. Kaya sumakay siya sa isa rito na pag-aari ni Simon at hiniling dito na lumayo ng kaunti mula sa dalampasigan. Naupo siya at mula sa bangkay sinimulang turuan ang maraming tao. Matapos siyang magsalita, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot ka at ihulog niyo ang inyong mga lambat para humuli." Ngunit sumagot si Simon, "Guro, buong magdamag kaming nagpagod at wala kaming nakuha, pero dahil sinabi mo, ihuhulog ko ang mga lambat." At nang gawin nila ito, nakahuli sila ng napakaraming isda kaya halos magkandasira ang kanilang mga lambat. Kaya kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka para lumapit at tulungan sila. Dumating nga ang mga ito at pinuno nila ang dalawang bangka hanggang halos lumubog ang mga iyon. Nang makita ito ni Simon Pedro, nagpatira pa siya sa harap ni Jesus at sinabi, "Lumayo ka sa akin, Panginoon, sapagkat taong makasalanan lamang ako." Talagang nasindak siya at ang lahat niyang kasama dahil sa huli ng mga isda na nakuha nila. Gayun din naman ang mga anak ni Zebedeo na sina Jaime at Juan na mga kasama ni Simon. Ngunit sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mga tao ang huhulihin mo." Kaya't nang maidaong na nila ang mga bangka sa lupa, iniwan nila ang lahat at sumunod sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, pag-asa sa mundo, ang pag-asa ng mundo. Kapag may isang bagay na napakahirap hanapin, sinasabi nating para tayong naghahanap ng karayom sa isang bundok ng dayami. Napakahirap talaga noon. Parang sinabi na huwag mo na lang hanapin dahil halos imposibleng makita mo pa ang bagay na nawawala. Kung tutusin, ang pangingisda sa dagat ay para na ring paghahanap ng karayom sa isang bundok ng dayami o maaaring mas mahirap pa nga. Isipin mo na lang kung gaano kalawak ang dagat at gaano kaliit ang isda. Kahit pa balyena ang inuhuli mo na lumalangoy pa para makaiwas sa mangingisda. Lalo na kung pamingwit lang at hindi lambat ang gamit mo. Kung mainipin ka at walang tiyaga, talagang hindi ka pwedeng maging mangingisda. Kapansin-pansin na maraming beses na binabanggit sa mga ebanghelyo ang isda o pangingisda. Sinasabi ni Jesus, "Naihahambing din ang kaharian ng langit sa isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng kung ano-ano." Sa himala ng pagpapakain sa napakaraming tao na binabanggit sa apat na ebanghelyo, isda rin at tinapay ang ginamit. Pati pambayad niya sa buwis sa bibig pa ng isang isda niya kinuha. Nang magpakita siya sa mga alagad pagkatapos ng muli niyang pagkabuhay, humingi si Jesus ng makakain sa kanila at binigyan nila siya ng isang piraso ng inihaw na isda. Marami na ring propesyon sa Palestina noon bukod sa pangingisda, pero simpleng mga mangingisda na kulang sa pinag-aralan ang pinili ni Jesus para maging unang mga alagad niya na isusugo. Apostol rin niya upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Sa ebanghelyo nga sa araw na ito, iniutos niya kay Pedro, "Pumalaot ka at ihulog niyo ang inyong mga lambat para humuli." Bilang bihasang mga mangingisda, alam ni Pedro at ng mga kasama niya na sa mababaw na tubig lang nanginginain ang mga isda. Magdamag na silang nangingisda sa mga bahagi ng lawa na alam nilang mas madaling makakahuli, pero bigo sila. Maaring naisip ni Pedro na mukhang malaking kalokohan yata ang inuutos ni Jesus. Sinusubukan kaya siya ng Panginoon? Pero sumunod pa rin si Pedro.
Marahil para na rin patunayan kay Jesus na hindi siya maaaring maging mas marunong pa sa kanila kung pangingisda ang pag-uusapan. Laking gulat at tuwa nila nang totoo nga na marami silang nahuling mga isda. Hindi lang yun, pumasa pa si Pedro sa pagsubok ng Panginoon. Kaya naman sinabi ni Jesus sa kanya, "Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao." Nabanggit na na kailangang matiyaga ang isang mangingisda. Sa madaling salita, pag-asa ang pangunahin niyang katangian. Ang paghahagis ng lambat o ng isang pirasong pamingwit sa malawak na dagat ay isang kilos o tanda ng pag-asa. Walang katiyakan kung nasaan ang mga isdang hinuhuli, pero kailangang patuloy na magtiyaga at umasang makakahuli rin. At ang umaasa kay Jesus ay tiyak na makakahuli.